Good day po. Welcome sa ating channel. Ang i-agree natin to TV. Ngayon po ay papakita ko sa inyo yung naging talab ng ating ibinombang goal. Sapagkat kahapon ay binomba natin yung ating punlang sibuyas ng goal. Nagtimpla tayo ng 20 ml sa isang tower sprayer. 25 liters mga kabagays. Ang gagamitin ko po sana dito ay rangkada. Kaso po ay naubusan tayo. Naubos natin sa pechay. Magpapatubo tayo ng pechay. Okay, dito tayo sa lilim at medyo mahilip mga kabagays. Papakita ko sa inyo yung naging talab ng nating goal. Binomba po natin itong ating punlang sibuyas 4 days mula nung matubigan. Ngayon po ay panglimang araw na po. Kung ngayon po pwede pa sanang bombahin, kaya lang minabuti kong 4 na araw para po wala pa pong nakasiko ang tubo, kasi nagsisiko na yung tubo niyan pagka tinamaan po yun kahit nakadikit sa ipa. Kapag ka nakaganyan na sa may ipa, eh medyo tatamaan. Kumbaga, lalagnatin ng kaunti. Ito po ay papakita natin sa inyo yung naging talab po ng pinagbomba natin. Ulitin ko po, yung aking timplada ay 20 ml. Yung iba po, nagtitimpla sila ng 10 ml sa knapsack. Sa mga rechargeable, yung 16 liters. Kaso sa atin po ay tower sprayer ang ating ginamit. 20 ml po ang timplada ko. Pagkatapos yung mga nahuling karga ng tower spray natin ay hindi na po natin inihuli. Dito na po natin binomba. Dito sa mga tarundon, mga tambak, yan sa mga paligi. Yan, papakita natin sa inyo yung naging talab po ng goal para makita po ninyo yung pinatay niyang mga damo. Yan po mga kabagis, tutukan natin, patay na po itong mga damong ito. Ito, tinamaan na po yan. Yan, sunog. Yan, sunog na sunog. Ang matitira lamang po na damo niyan is ito, itong kulasi na to. Ito, mahirap patayin ito mga kabagis, maski sa anong pamatay damo. Pero nasunog siya, kaya lang talagang mahirap patayin. Ayan, may tumutubo na pong sibuyas. Oh, ayan na po yung mga sibuyas mga kabagis. Kung ngayon natin binomba yan, ay baka tamaan na yan. Tapos ito mga kabagis ay dinilig ko na rin kaninang umaga. Ngayon po ay hapon na. Ayan, yan po ang matitirang damo. Ito. Lahat po ng bilog-bilog ang dahon, tsaka yung mga ganitong damo, yung mga parang salampak ito na Pinoy, ito. Patay na po yan, malinis po. Ito yung sidewalk, malinis na malinis. Ayan, malinis po yung sidewalk niya. Yan lang po talaga ang matitirang damo. Itong ganito. Ito, mahirap pong patayin to mga kabagis. Yan na lang ang tatanggalin ng mga mandadamo. Ayan, o tinamaan, o. Oh, ayan. Ayan kabagis, ayan. Tinamaan po yan, itong ganitong damo. Yung mga bilog-bilog na maliliit. Yan lang talagang matitirang damo, ayan. Matibay yan. Kultulasi. Ayan, malinis po yung ating kula. Bukas po ay marami nang nakalitaw na sibuyas dyan. Ayan, marami na nang kumukon sa kanyang lipa. Ganun po ang talab ng goal mga kabagis. Magandang pansunog. Basta't huwag lang kayong lalampas ng 4 na araw o kaya 5 araw. Pero mas ideal, 4 na araw talaga. Itong mga ganito lang talagang matitira dyan. Matibay ito.
patay lang dito is 240. Tsaka yung mga pamatay damo na hindi po pwede sa mga tanim. Yan nga, eh, medyo tuyo-tuyo na naman. O, tingnan ninyo yung damo. Yan yung talagang maiiwan. Yung ganyang klase ng damo, maiiwan yan. Full klase. Ayan. Makita po ng mga viewers natin. Mas mainam yung pinapakita natin yung epekto. Ayan mga kabagis, na ipakita namin sa inyo yung naging epekto ng goal. Sa susunod po nating pagpupunla, baka next week, ang gagamitin naman natin ay rangkada. Halos kasintensya din siya ng goal. Kaya po, goal ang aking ginamit. Eh, mayroon pa tayong stock nung nakaraan taon. Pero ang ginamit ko na po nung nakaraan, sa mga punla ko, yung nauna po goal, yung sumunod ay rangkada. Papakita ko din sa inyo yung paggamit ng rangkada. Maganda rin po yun mga kabagis. Kasi maganda nga sa pechay pag nagpapatubo tayo ng pechay. Kapag yung pechay natin ay 3 days pumbahin ng rangkada. Ayan mga kabagis, sa mga karagdagang katanungan, mag-comment lang kayo sa comment section. At kung may mga mas maganda kayong mga technique na nalalaman, i-comment din ninyo, i-suggest po ninyo sa amin, sapagkat ang channel na to mga kabagis ay ginawa po namin makatulong sa bawat isa sa atin. At sa mga susunod pang mga paggawa ko, i-upload ko po ang lahat ng mga technique na aming ginagawa sa aming sariling mga patanim, sapagkat sa atin mga kabagis ay dapat mga Pilipino ay nagtutulungan, at sa channel na ito ay gusto po naming ma-share ang lahat po ng aming mga kaalaman, at gusto rin po naming mag-share din po kayo ng mga kaalaman po ninyo para sama-sama tayo sa pag-unlad. At lagi nating tandaan na kapag may tiyaga, may nilaga, kaya magtsatsagaan po natin ang mga bagay na ito. Pag-aalaga ng sibuyas, talagang matindi ang sakripisyo dyan. Kasi matagal na preparasyon yan. Napakahirap mag-alaga. Kunting kamali lang dyan mga kabagis. Mahuli ka lang ang pag-apply ng pamatay peste o kaya pamatay damo, abono. Hindi mo na maano yan ng maganda. Kaya dapat subaybayan po ninyo ang aming channel. May share po namin lahat ng aming mga kaalaman sa mga tamang timing ng pag-apply ng abono, pag-apply ng pesticidyo, ng fungicide, at higit sa lahat, yung mga karagdagan pa nating nalalaman ay maibahagi natin sa ating mga kapwa. Huwag kalimutang i-like ang ating mga video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe po kayo at lagi po i-hit ang notification bell upang lagi kayong updated sa lahat po ng ating video na upload mga kabagis. Magandang araw sa inyo.